dito sa Papadudusto. Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut and welcome sa panibagong episode ng Papa Dudut YouTube channel. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell at subscribe button para maging updated kayo sa mga bagong post ng inyong si Papa Dudut. Ngayong gabi sa ating Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, hello at isang magandang gabi sa lahat ng bumubuo ng iyong YouTube channel. Hi din sa mga loyal listeners and subscribers ninyo na walang sawang sumusuporta sa napakagandang channel na ito. Siya nga pala, bago ko simulan ang aking kwento ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Glico. 29 years old ngayon, tubong Isabela pero nakatira dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagwa-work naman ako bilang inventory supervisor sa isang factory ng pagkain dito sa Valenzuela City. Papa Dudut, medyo mahaba po ang aking ikukwento. At ngayon pa lamang ay humihingi na ako ng paumanhin dahil hindi naman talaga ako isang writer. Itong totoong istorya na ito ay nangyari noong panahon pa ng pandemic. Dahil pandemic at compound ang bahay naming magkakamag-anak, ay naging libangan namin ang maglaro ng games, ng mga card games, araw-araw mula pagkatapos kumain ng tanghalian hanggang alas 7 ng gabi bago maghapunan. At nang mga panahong yon ay wala pa akong nai-experience na totoong kababalaghan. Kaya hindi talaga ako naniniwala, lalo na sa mga engkanto, multo, kapre, duwende, mga sinasaniban at iba pang mga supernatural events or forces. Pero naniniwala ako sa kulam at sa barang, dahil lang ang angkan namin ay hindi na bago dito at may ilan na sa kamag-anak ko ang nabiktima nito. Isang gabi, halos kakatapos lamang naming maglaro ng card games, nang narinig kong nagtatawag ang pinsan ko na may halong pagmamadali sa kanyang tono. Tito, tita, si Tita Mercy po. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Usisa ng isa kong tsuhin sa pinsan ko na ang pangalan ay Jerome. Hindi ko po alam kung anong nangyayari. Basta sumama na lang po kayo sa akin. Natatarantang sagot pa ni Jerome. Dahil sa kanyang tono, nagmamadali kaming pumunta sa pinakaharap ng bahay kung saan ay nakatira si Tita Mercy. Pagdating namin ay nakahiga na sa sahig si Tita Mercy at sinusubukang i-revive ng aking mga kamag-anak. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na umabot si Tita Mercy sa ospital. At ang findings ng mga doktor ay inatake siya sa puso. Jonah? Anong nangyari kay Tita Mercy? Usisa ko sa anak ng aking tiyahin. Ito kasi ang nakasaksi kung paanong namatay ang kanyang ina. Kukunin lamang sana ni Mama ang cellphone niya na nagcha-charge doon sa tabi ng TV, pero bigla na lamang siyang uminda ng masakit sa kanyang leeg. Tapos mamayang kaunti ay parang nabilauka na siya habang nakatingala, at minumuestra nito na buwababa na ang sakit papunta sa kanyang dibdib, hanggang sa bigla na lamang itong nawala ng malay. Kwento ni Jonah sa akin. Ano po bang nangyari pagkatapos nun? Usisa ko pa habang napapatingin sa bangkay ni Tita Mercy, na noon ay nasa morgue na ng ospital. Pero hindi na kami pinalapit noon dahil sa COVID protocol ng morgue. Ang pinagtataka ko, Kuya Glico, habang nabibilaukan siya may tinuturo si Mama sa bukas na bintana namin. Pero nung lumingon ako ay wala namang naroon. Madilim lang sa may labas. Tapos pagbalik ko ng tingin kay Mama, dilat na lang si Mama. Parang takot na takot sa kanyang nakita. At ng pulsuhan ko, eh hindi na humihinga. Kaya
Pinahingi ko ng tulong si Jerome. Kwento pa ng pinsang ko na panganay ni Tita Mercy. Papadudot pagkarinig ko sa kwentong yon ay agad akong nakaramdam ng panghihilakbot. Na-curious ako kung ano nga ba ang nakita ni Tita Mercy sa bintana ng bahay nila. Samantala pagkatapos noon ay isa-isa kaming pinaswab ng ospital at ni-require na mag-quarantine ng 14 days dahil COVID suspect si Tita Mercy. Fast forward. Nag-negative kaming lahat sa COVID at ang bangkay ni Tita Mercy ay agad na cremate alinsunod na rin sa patakaranoon ng gobyerno. Sa kabilang banda, ilang araw matapos i-cremate si Tita Mercy ay bumalik kami sa dating gawi na maglalaro ng card games tuwing tanghali. Isang araw habang naglalaro ay dumating ang pinsang kong si Joe na nakatira sa ibang bayan at nagtanong kung ano ang kinamatay ni Tita Mercy. Atake sa puso. Ako na mismo ang sumagot sa tanong ng pinsan ko. Sigurado kayo? Wika ni Joe sa amin na siya naming ipinagtaka. Kasi kakagaling lang namin kay Mang Ray. Dito na kami dumiretso. Nagtaka kami at ang tinutukoy niyang si Mang Ray ay ang kilalang albularyo sa aming lugar. Nagpatuloy naman si Joe sa pagkukwento. Aniya ay nagpunta sila kay Mang Ray dahil sa personal na pakay niya dito at naisip niyang ipatawas na rin ang pagkamatay ni Tita Mercy. Pinakita niya dito ang picture ni Tita Mercy at dito na nagsimula ang lahat. Ayon kay Joe, wala pa siyang kinukwento ay nagsalita ng albularyo. Kinulam itong taong ito. Tinusok ng matalim na bagay ang kanyang lalamunan, pababa sa kanyang dibdib at dinagana ng bato ang kanyang dibdib. Kwento ng aking pinsan. Ha? Eh sinong gagawa nun sa kanya? Wala naman siyang kaaway. Tanong namin dahil nung una ay hindi kami naniniwala dahil hindi rin kami naniniwala sa kulam. Pangatlong bahay mula sa court, kaliwang parte, mula sa maliit ni Eskinita. Yan ang lugar kung saan ay nakatira ang gumawa nito sa kanya. Sagot pa ni Joe sa amin. Nagkatingin nang kami magpipinsan at dahil sa curiosity ay nagpa siya kaming puntahan ang sinasabi ni Joe. Kasama ko noon ang pinsan kong si Mike, Jonah at Henry. Tinunto namin kung saan ang tinutukoy ng albularyo at unti-unti na kaming kinilabutan. Isang matandang babae ang nakatira sa bahay na yon at madalas na naming marinig ang kwento tungkol sa kanya. Dito, naalala ni Jonah na ilang araw bago ang pagkamatay ng aming tiyahin ay nakita niyang kausap ito ng aming tita tungkol sa matagal ng utang nito na hindi pa mabayaran. Napataas daw ng bahagya ang boses ni Tita Mercy habang kausap ito at marahil ay nagdamdam ang matanda kung kaya't nagawa niya ang bagay na yon. Dahil sa conclusion na ito ay nabalot ng takot ang buong compound. Ilang araw matapos ang araw na yon, dahil mag-isa na lamang sa harap ng bahay ang anak na babae ni Tita Mercy, ay sinamahan muna namin siyang matulog doon. Isang gabi yung pinsan naming si James at asawa niya na buntis na si Aileen ay doon natulog sa sala ng bahay habang kami naman ay nasa kwarto at naglalaro pa din ng card games. Dahil sa kainitan ay binukas nila ang kurtina ng bintana at ang glass ng sliding window at hinayaan ng net lang ang nakasarado sa kaliwang parte ng bintana. Bandang alas 12 ay may narinig kaming kalabog sa labas at hindi maiwasan ang magtakutan. Gleko, ano yun? Tanong sa akin ni Mike na tila ba nananakot. Aba, malay ko. Bakit sa akin mo tinatanong? Sarkastikong balik ko naman sa kanya. Muling naulit ang kalabog. Sa puntong yon ay naalerto kaming limang magpipinsan. Ako, si Mike, Henry, Jonah at Jerome. Napatayo pa nga si Jerome
at lakas loob itong sumilip sa bintanang may screen. Ano Jerome, may nakita ka? Usisa ko sa pinakabata kong pinsan na naroon. Wala akong makita Kuya Glico. Mukhang hindi nang galing dito yung ingay. Tugon naman ang pinsan ko. Labasin mo na kaya Glico, suhestyon pa ni Henry sa akin. Bakit ako? Protesta ko naman. Ikaw lang naman kasi ang malakas ang loob dito, sagot ni Jonah. Etong sina Kuya Mike at Henry, alam mo namang mga takot sa multo ang dalawang to, dagdag pa niya. Naroon pa rin ang pag-aalinlangan sa akin, Papa Dudut. Baka sina James at Aileen lang yon. Sabi ko na lamang habang nag-decide na huwag nang lumabas ng kwarto at ipagpatuloy na lamang namin ang paglalaro ng game cards. Samantala, nagising naman si Aileen na noon ay nakahiga sa may sofa. Bumangon ito para tingnan ang paligid. Kabadong kabado noon si Aileen dahil pakiramdam niya ay parang may nakatingin sa kanya. At paglingon niya sa bintana ay may nakita siyang babae sa labas. Nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin sa vase na pinaglalagyan ng abo ni Tita Mercy. Pumikit na lamang daw siya at nagdasal. At pagnilat niya ng kanyang mga mata ay nawala ng matandang babae. Kinabukasan pagising niya ay kinuwento niya sa amin ito at agad kaming kinilabutan. Patago naming hinintay na dumaan sa harap ng bahay ang matandang babae upang ikumpirma kung eto nga ba ang kanyang nakita. At nang makita niya ang matandang babae ay agad siyang pinagpawisan ng malala at hindi na mapakalipa. Sumapit ang ilang araw madalas tuwing pagsapit ng gabi. Habang natutulog kami ay mararamdaman namin ang anak ni Tita Mercy na si Jerome na lagi itong nanginginig at inaakala niya na laging lumilindol. Hindi rin mapalagay ang kanyang pakiramdam. Hindi nga nagtagal ay humina ang pangangatawan nito at mabilis na namayat. Hanggang sa bigla itong hindi nakalakad. Nung una'y inakala naming nadali ng COVID si Jerome pero ininsist ni Jonah na hindi COVID ang sakit ng kanyang bunsong kapatid. Dahil dito ay nagpa siyang mga tita namin na dalhin na si Jerome kay Mang Ray. Kasama ako noon dahil ako ang umalalay noon sa aking pinsan. Pagbaba pa lamang namin ang sasakyan ay nagsalita na kaagad ang matandang albularyo. May kulam ka iho, ang sabi ni Mang Ray sa aming pinsan. Mamayang kaunti ay nasaksihan ko kung paano pinagpantay ng albularyo ang mga hinliliit na daliri ni Jerome sa kamay na dapat ay magkapantay lamang sana. Ngunit papadudot ng pinagdikit ang mga kamay ni Jerome ay magkapantay naman ang kanyang palad ngunit magkalayong magkalayo ang haba ng mga daliri. Indikasyon na kinulam nga ang bunsong anak ni Tita Mercy. Samantala, sinimula ng matandang albularyo ang tipikal na ritual na ginagawa kapag may kulam, nasa pagitan ng hinalaking daliri sa paa at sumunod na daliri sa hinalaki ang kamay ni Mang Ray at binubulungan niya ang kanyang daliri at ahawakan ng paa at maghihiyaw na sa sakit ang pinsan ko. Pilit tinatanong ang pangalan ngunit ayaw nitong sabihin. Inutusan din ito ni Mang Ray na alisin ito ang kanyang mga black magic na nilagay niya dito. Nung una'y ayaw nito ngunit kalauna na ginawa rin. Nagpagpag ito ng katawan na akala mo ay may tinanggal sa kanyang katawan na mga dumi. Matapos nito ay binigyan kami ng pangontra ni Mang Ray sa kulam at sinabing ang taong yon ay malakas sa kanyang ginagawa. Hindi lamang siya basta-basta dahil malakas ito na ultimo si Mang Ray ay nangihina sa pakikipag-usap. Ayon din kay Mang Ray ay hindi nagtatapos ang galit nito kay Tita Mercy. Kaya ang susunod niyang pinaparusahan ay ang anak nito. At kung hindi naagapan ay matutulad ito sa ina. Alam na namin kung sino nangungulam sa aming pinsan, Mang Ray. Pwede ba namin siyang kumprontahin? Tanong ko. Pwede naman kasi baka madamay kayo sa galit. Sagot ng matandang albularyo sa akin.
Pero hindi naman kami papayag na kukulamin niya palagi ang mga anak ni Tita Mercy. Galit na wika ko. Kailangan matapos na ito. Kung hindi titigil ang matandang yon sa ginagawa niya sa mga kamag-anak namin, baka ilagay na namin sa aming kamay ang paghatol sa mangkukulam na yon. Maghunos dili ka, Gliko, payo ni Jonah sa akin. Huwag mong dungisan ng dugo ang mga kamay mo para lamang matigil ang pangungulam sa amin. Alalahanin mo malakas ang nilalang na kalaban natin. Baka mapahamak ka lamang. Aniya. Sumingit naman ang pinsang kong si Joe. Pwede natin siyang kausapin ng maayos at alamin natin sa kanya kung ano nga ba ang demands niya nang sa ganon ay tumigil na siya sa pangungulam kay Jerome. Suhestyon niya. Sa huli ay nag-decide kami na kausapin na lamang ang mangkukulam. Ako, si Jonah, si Joe at si Jerome ang nagpa siyang pumunta sa matandang babae. Pagdating pa lamang sa bakuran nito, nakaramdam na kami ng creepy vibe sa lugar na para bang may mga unseen forces na nakatingin sa amin. Mamayang kaunti ay biglang nagbukas ang pinto at iniluwa noon ang matandang mangkukulam. At dahil sa ako ang pinakmatanda sa grupo, ay ako na ang nagpa siyang magsalita. Manang, nandito po kami para kausapin kayo sa isang mahalagang bagay. Huwag po kayong maglala at maganda po ang intensyon namin, ang sabi ko. Sige, pumasok kayo, tipid na wika ng matandang babae. Pagpasok sa kanyang bahay ay lalo kaming kinilabutan. Lahat kami bumigat ang pakiramdam. Hindi nakatagal sina Joe at Jonah at Jerome at nagdahilan na doon na lamang sila sa labas maghihintay. No choice ako. Ako na lamang ang mag-isang humarap sa mangkukulam. Manang, alam po namin na kayo ang kumulam kay Tita Mercy at kumukulam sa pinsang kong si Jerome. Pero hindi po ako pumunta dito para makipag-away. Gusto po sana namin makipag-ayos na sa inyo. Wika ko. Napakawalang yakasin ng tiyahin mo. Mukhang pera. Sinabi ko na nga na wala akong pera dahil kita nyo naman. Naghihirap ang buhay ko, sabi ng matanda sa akin. Hindi ko po alam kung anong klaseng pagtrato ang ipinakita sa inyo ni Tita Mercy. Pero hindi pa rin po yun sapat na dahilan para kulamin nyo siya. Mahinahong sagot ko. E anong gusto mong gawin ko? Ang hayaan siyang alipustahin ang pagkatao ko? Tila nagagalit ng wika ng matanda. Naiintindihan ko po kayo, manang. Maski ako rin po ay may utang din at nasasaktan talaga ang kalooban ko kapag pinagsasalitan ako ng hindi maganda habang sinisingil ako ng pinagkakautangan ko. Pero manang, sana'y mapatawad niyo na si Tita Mercy. Patay na po siya. At saka ayon kay Jonah na anak ni Tita Mercy ay hindi na niya kayo siningil sa utang ninyo. At saka ayon kay Jonah na anak ni Tita Mercy ay hindi na niya kayo sisingilin sa utang ninyo. Kaya sana po ay nakikiusap na po ako sa inyo na huwag niyo na pong idamay si Jerome sa galit ninyo sa nanay nila. Wala naman pong kinalaman ang mga pinsang ko sa away ninyo ng nanay nila. Pakiusap po manang, paliwanag ko sa matandang mangkukulam. Nakita kong huminga muna ng malalim ang matanda bago nagsalita. Huwag kang mag-alala. Magiging ayos na ang pinsan mo. Wala na rin manggugulo sa kanila, ang sabi pa niya. At kung kailangan ninyo ng tulong manang, lumapit lang po kayo sa akin. Alam niyo naman po siguro ang bahay ko. Katabi lang ng bahay ni Tita Mercy. Basta manang, pinapangako namin sa inyo na wala nang manggugulo sa inyo mula sa angka namin. Paniniguro ko sa kanya. Salamat, iho. Tanging nasabi ng matandang mangkukulam sa akin. Pagkatapos noon ay magalang akong nagpaalam sa matanda. At yun nga, papadudod, simula noon ay hindi na nagkasakit pa si Jerome at naging maayos na ang buhay nila ng kapatid niyang si Jonah. Samantala, yung matandang mangkukulam ay umalis na rin sa aming lugar. Ang balita namin ay bumalik na ito sa probinsya niya sa Capiz. Doon ay nakahinga na kami ng maluwag.
para kaming nabunutan ng tinik sa balitang natanggap namin. Papadudod, simula noon ay naging maayos na ulit ang buhay naming magkakamag-anak. Nakabangon din sina John at Jerome sa pagkamatay ng kanilang ina. At hindi nagtagal ay nakapagtrabaho si John na bilang cashier sa isang malaking mall sa Valenzuela City. Si Jerome naman ay nasa grade 8 na sa ngayon at isang honor student. Habang ako naman, heto isang inventory supervisor sa isang malaking factory na mga pagkain dito sa Valenzuela. Wala pa rin akong asawa at bagamat meron akong girlfriend ngayon at nagpaplano na rin kaming magpakasal. Samantala, simula noong namatay si Tita Mercy sa kulam, na curious na ako at nagsimula akong mag-research tungkol dito. Inalam ko ang lahat ng pangontra sa lahat ng klase ng pangungulam at pambabarang. May mga nakilala akong totoong mangkukulam at aktwal ko silang nasaksihan kung paano nila ginagawa ang pangungulam. Oo, papadudot, nakakakilabot dahil pakiramdam mo talaga ay merong masamang elemento ang nasa paligid habang sinasagawa ang ritual ng pangungulam. Kaya pagkatapos noon ay agad akong nag-lense sa pamamagitan ng pagsisimba. Ang layon ko lang naman ay ang malaman ng pangontra sa anumang klase ng kulam at hindi para mangulam. At ewan ko ba, papadudot, pero palaging nabibiktima ang angka namin ng kulam at barang. Bukod kasi kina Tita Mercy at Jerome, kinulam din kasi noon ang mga pinsang kong sina Joe, Mike at Henry, pati rin ang mga tiyahing kong sina Tita Sol at Tita Meg. Habang ako naman ay nabiktima ng gayuma, pero buti na lamang at magaling si Mang Ray na natanggal niya ang anumang epekto ng kulam at gayuma sa amin. Papadudot, alam kong marami sa inyo ang hindi naniniwala sa kulam, pambabarang at gayuma. Pero sa mga taong nakaranas nito tulad ko, totoo ang mga ito. Kaya palagi kong pinapayo sa mga kaibigan ko na mag-ingat sa mga magiging kaaway ninyo. Dahil baka hindi nyo alam, mangkukulam pala ang makakaaway ninyo. At mahirap kabanggain ang isang mangkukulam kahit pamalakas ang pananampalataya mo sa Diyos. Hindi lang kasi ang pananampalataya mo sa Panginoon ang armas mo laban sa kulam. Kailangan alam mo rin ang mga ritual kung paano mo ito matatalo. Muli, maraming salamat, Papa Dudot, sa pagbasa mo ng aking liham. Magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Glico. Laging may lungkot at saya sa papadudod stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka Papadudod Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudod Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudod Stories, may nagmamahal. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang
pagtitiwala.